kailan nga ba maaaring magalit? Tama ba na magalit? Paano mo makokontrol ang iyong galit? Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano nga ba makokontrol ang iyong galit. May mga bagay na di maiiwasan at hindi makontrol ng ating emosyon dahil sa galit. Sa kapwa natin o sa pamilya o kahit sa sarili natin. Kaya nakakaramdam tayo ng guilty kung sakaling naipahayag na natin ang ating galit o kung nakapagsalita ng di maganda sa ating kapwa. Kaya naman, gusto kong ibahagi sa inyo ang 6 na paraan kung paano mo makokontrol ang iyong galit. Number 1, tandaan lagi na mapanganib ang hindi nakokontrol ang galit. Iniisip ng ilan na tanda ng kalakasan ang paglabas ng galit. Kapag hindi nakontrol ng isang tao ang kanyang galit, ikaw ay mahina. Ayon pa sa Biblia ng Kawikaan 25:25, 29:11, gaya ng lungsod na nilusob na walang pader, ang taong hindi nagpipigil ng kanyang espiritu. Kapag sinisikap natin kontrolin ang ating galit, nagpapakita tayo ng tunay na lakas at kaunawaan. Number 2, kontrolin mo ang iyong galit bago ka makagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo. Iwasan mo ang galit at iwanan mo ang palaging magalit. Ayon sa awit 37:8. Idinagdag pa nito, huwag kang mainit na hantong lamang sa paggawa ng masama. Kaya kapag nakakaramdam tayo ng galit, may magagawa tayo. Pwede itong pahupain bago pa tayo makagawa ng masama. Number 3, kung posible, umalis ka kapag nagagalit ka na. Ang pag-uumpisa ng pagtatalo ay gaya ng isang nagpakawala ng tubig. Ang sabi ng Biblia, bago sumiklab ang away, umalis ka na. Kawikaan 17:14. Kahit na tamang ayusin agad ang mga di pagkakasundo, kailangan mo na ninyong magpalamig para mahinahon kayo makapag-usap. Number 4, alamin ang totoong nangyari. Ang kaunawaan ng tao ay tunay na nagpabagal ng kanyang galit. Ang sabi sa Kawikaan 9:11, kailangang malaman muna natin ang lahat ng detalye bago tayo gumawa ng conclusion. Kung pakikinggan natin mabuti ang lahat ng panig, hindi tayo basta-basta nagagalit. Santiago 1:19. Number 5, manalangin para sa kapayapaan ng isip o peace of mind. Ayon sa Filipos 4:7, matutulungan tayo ng pananalangin na magkaroon ng kapayapaan ng Diyos na mas nakakahigit sa lahat ng kaisipan. Pwede nating hilingin ang panalangin, ang banal na Espiritu ng Diyos na tutulong sa atin na magkaroon ng mga katangiang gaya ng kapayapaan, mahabang pagtitiis at pagpipigil sa sarili. Number 6, piliin mabuti ang mga kasama o mga kaibigan na pakikisamahan. Piliin ang mga taong sasamahan o mga kaibigan dahil ang mga maling taong makakasama mo ay maaari itong magbigay ng di magandang impluensya sa iyo. Kaya hangga't maaari, kilalaning mabuti ang pakikisamahan o mga kaibigan. At dapat, mas nahigit na nga nangingibabaw ang pagiging sentro ng Diyos sa buhay. Ayon sa Corinthians 15:33, huwag kang makikisama sa madaling magalit at sa taong magagalitin.
at huwag kang sasama. Bakit? Para hindi mo matutunan ang kanyang landas at magdala sa'yo sa kasalanan ng iyong kaluluwa. Kung nagustuhan mo at nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang notification bell para maging updated ka sa mga video na i-upload ko. At maaari mo rin i-share ang video na ito sa mga taong nangangailangan ng tulong, enlightenment sa kaisipan at kapulutan ng aral.